taon. Ito yung mga ano, ito yung mga mortuary. Yan. Pumili ka dyan. At tawagan nyo. Kung pag sa Tego kasi, mas may dagdag ng konti ang bayad. Mas mahal, Maam Rose. Mas mataas ang... Dumari dito, binibigay ng 3,500,000. Pagka doon, eh, yung sa, mga, parang mga 3,700,000. 10 million, Maam Rose? Ah, 3 million. Hindi mga ano lang, 100 lang. Ano. Oh, the pag difference. Pagbusan eh, 3,800,000 eh. Pero employer naman yun, alam ko pa rin yan. Usually, Maam Rose, kung legal naman siya, wala pa siyang 1 year eh, Maam Rose. Ay, wala. Kailang buwan? Bali, 19 mo, itong buwan ito, isang taon siya. Hindi na siya umabot. Pero nakapirma na siya, Maam Rose. Hindi lang na-submit sa labor. Kaya lang ganito yun. Yung tejikom, kasi 1 year yun, alam nyo, 1 year. Siguro yan, casualty insurance, kaya yung NPS. Pero NPS, hindi rin gaano kalaki. Makukuha niyan kasi wala pa isang taon din. Ang NPS kasi depende sa hulog mo din, kung ilan ang nahihulog. Pero yung casualty insurance, ano din, ang maximum mo is 15 million. Kaya nga lang, pagka maikli pa yung time niya dito, hindi ganun kalaki. Alam ko yung mga 3 months, yung nakakuha, ay, 2 months, nakakuha ng 5 million. Eh. Hindi nakukuha yung maximum na 15 million. Kasi siyempre depende din sa nahihulog. O ito, o ganito. Ito yung mga ano, ayan yung mga mortuary. Anuhan mo yan, tumawag, gusto niyo tumawag na kayo ngayon. Pero kung Maam Rose, kung sinasabi niyo na mas mura doon sa kay doon sa taga rito, why not din dito na rin lang ang gawin natin? Kay, ano, kay Mr. Park. Ito yun, ito. Global. Global. Tsaka kasi hindi siya naghihiwa eh. Yung ano siya eh, parang tatlo lang sila sa world na hindi ba hinihiwa-hiwa yung mga ano. Kasi yung ibang nag-iimba sa mga hinihiwaan. Siya puro inject ba? Hindi, yun ang sinasabi niya, no cuts, no? Kaya lang, baka morbid ako sa ano. So ano po yung magiging first step nila, Maam Rose? Yung first step, special power of attorney, yun ang number one. Manggagaling po yun sa Pilipinas, sa asawa niya. Pilipinas, doon sa asawa. Tapos, so she needs to go to the ano, OWWA. Kung hindi alam ang gagawin, pumunta siya sa OWWA bukas. Tapos tawagan ko siya dun. Kung anong oras siya. Bigay mo yung number ko, mag-text siya. Tapos tawagan ko pag nandun para ma-explain ko dun sa kasamahan ko. Kung anong gagawin. Ganun ginagawa namin. Coordinated sa ano, sa OWWA. So, sa amin po kasi meron. San Fernando. Oh, San Fernando. Oh, kakilala ko yung head doon. Sino pong in charge sa San Fernando? Ano, Socorro Castro. Socorro Castro sa Pampanga. Kaya lang, kung ikaw ang tatawag dyan, dapat ibigay mo sa employer. Kasi pareho silang ano? Korean. Pareho silang Korean. Tsaka dapat yung employer ang makipag-usap. Kunin mo nalang yung number. Kunin mo yung number na lahat na yung number na yan. Bigay mo sa employer. Pero alam ko yung nakaraan na yun, namatay sa Busan. Napo. Ano eh. Kaya nga lang yun, 80, ano yun eh, nanay ng asawa ng Korean. Dito namatay. Parang doon sa ibang ano eh, 4,200,000. Pero sa kanya parang ibinigay na 3,700,000. Kasi kinuha pa sa Busan eh, yun daw lang ano. Eh kasi hindi naman pwede sakay sa train yan. Eh di siyempre, naka-ambulance. Yung parang yung karo nila. Eh, para papunta for 4 hours ba? Land trip po? Oo, land trip. Kaya nga, e balikan. Kaya talaga hindi mo din masisisi na kung bakit mahal. Kaya lang yun inutang ni Father Jer. Merong okay. Suggestion sila, Maam Rose, kung maaari daw from Daegu, pwede daw bang sumakay na yung airplane from there, papunta na ng Pinas? Diretso? Opo. Kasi doon na sila mag-i-stay, Maam Rose. Kasi, ma'am, yung gastos, kung dadalhin pa nila rito. Ay, hindi wala kayong problema doon. Wala kayong problema doon. Pagka kinausap, isa, kasi yung sa iba, talaga hindi ko na-experience. Kasi, binibigay ko yung number na to, pag tumawag sila, mas mahal sa iba. Talaga si Mr. Park yung... Pinaka-cheapest. Oo, ayoko lang yan. Pero binibigay ko lahat yan. Pero sa experience namin, pinaka-cheapest. At saka kung wala ngang pera, kung minsan nauutang. Kaya lang talaga may pipirma kung sino magbabayad. 500, 500.
sa iyo nagaganon. Siya pagka sinabi mo sa kanya, kukuhanin niya sa Taegu, tapos ipadadalhin niya sa mortuary niya, hanggat hindi umaalis, hindi ka na nagbabayad. Tapos siya na din na mag-aarin sa aeroplano. Yung, siya na din na mag-aarin dito sa embassy. Kasi kumbaga alam niya yung proseso eh. Meron kasing kinukuhang consular mortuary certificate na magagaling dito kasi hindi sasakay ng airplane kung walang ganun. Lahat na ng coordination, wala na. Siya na lahat. So, paano yung ano, ma'am? Kunyari, kanino po dapat isend yung special power of attorney? Pwede i-diretso na sa kanya. Bigyan lang kami ng kopya. So, pwedeng through fax yun, na ma'am Rose? Or email? Oo, para maano. Pag kasi ang email, pag inano mo yun, pinrin po ng yung printer mo ay colored. Eh, parang original. Paano yan, Ma'am Rose, kung ano, kailangan ba nila mag-report sa police? Sa Daegu? Hindi ba ni-report ang employer? Nandun na ako. Nasa police. Na yun. So, kailangan pa rin po makakuha ng police report hindi galing? Hindi, kasi pag meron na special power of authority, unang pupuntahan police. Hmm. Kasama nyo yung mortuary na kukuha. Police, approval ng police, na verify na talaga ikaw ay kapatid. Ikaw edisyon ng special power of attorney. Pag meron ng approval sa police, pupunta na kayo sa hospital morgue para kuhanin yung body. Pero hindi kayong kukuha, ibig sabihin kukuhanin ni Mr. Park, dalahin sa mortuary niya, at siya na bahala lahat ng arrangement. Tapos inform na lang tayo kung aalis na. Dalahin yung mga documents dito. Yun ay kung pumayag yung employer, ha? Kung sino magbabayad. O sige, anuhin mo yan lahat. At ibigay mo sa employer kung sino ang magustuhan niya dyan. Ito, International Mortuary Service. So, from pagka-pick up ni Mr. Park, Ma'am Rose, gaano kaya katagal yung repatriation niya? Within a week eh. Within a week niya. Kasi po, nakabook na siya on 20. September 20 is Tuesday, Thursday, Ma'am Rose. Thursday siya. Thursday. And then, meron... Ano pa tayo ngayon? 9 pa lang tayo ngayon. Ay, ano yun? Pagka nakausap yung employer at in-okay yun, Sabado yun, uwi na. 15. Next Saturday, itong Saturday. Ganun sa kabilis. So, 15. Ma'am Rose, nung kaya sa hospital niya, sa tingin niyo po, kasi dinala na siya doon na malamig na, meron pa kayang babayaran po doon? Usually, Ma'am Rose, magkano yung gastos noon doon? Yung pagka nagtagal yan, yung daily, 70,000 per day. 70,000 per day. Babayaran yun. Lumalakad yung araw. Pero pagka nga sa iba, kung may mortuary kayo na makuha, kung na siya makuha bukas, hindi na lumalakad yung ano. Kasama na sa yung package niya. Ma'am, regarding doon sa OWWA benefits po nila, paano kaya makakapag... Ay, member yan, kasi kaalis ba? So, usually, Ma'am Rose, magkano yung pwede nila? Ano yun? 120,000. 100 yung sa death, 20,000 yung sa burial. 120,000. 120 including burial, ano po? Meron pa po siya monthly nun? Wala na. Ang monthly dito yung sa NPS, National Pension. Wala na monthly. Yun talaga ang... Kasi yung Korean Insurance yun? Korean sa Insurance. Kanya. Iba yun sa atin, yung sa Pilipinas. Sa Pilipinas, meron pa po. Yun nga, yung OWWA. 120,000. Eh, sa ba, may ano ng SS din? Nagtrabaho ba? O, iba pa yun. Hindi ko na alam yung SS. Oo, sa SSS. Ano na kapin natin yung mga pangalan na lang? Tsaka number. Oo, pangalan. Let's say, yung international. Sino ang contact dyan? So, ma'am... Tapos number. Bukas, ma'am, diretso na namin doon sa Taegu yan. Sa employer muna. Ay, sa employer. Ang pag-usapan natin, sino magbabayad? Oo, ma'am. Ito po, ibibigay na namin doon sa kumpanya niya. Oo. Pag pumayag yung employer, tawagan na niya kung sino dyan. Tapos bahala siya makipag-usap na. Pag umu-okay na, eh, kasi iba hindi, wala akong experience sa iba eh, kasi alam ko mahal eh, kaya hindi na namin tinatanong eh. So, pagka 3,700,000 kay Mr. Park, sa iba 4,200,000, eh, ang hirap ang kausapin. So, bukas ma'am, hindi na ho kami babalik dito, diretso na kami ng... SPA muna iho. SPA. That is, yun ang hindi. Basta hawak nyo yung special power of attorney, dun pa lang kayo. Kasi ibibigay ang body sa inyo kung wala kayong katunayan na ikaw pala yung... kapag-anak na binigyan ng karapatan para kumuha. Ma'am, kunwari, dumating na sa Pilipinas si Edward, paano po yung, wala po ba mga papeles na kiniklaim doon ng airport? Ay, ano yun, pag uwi niya, kasama niya yung consular mortuary certificate, medical certificate, death certificate,
yung photocopy ng passport, kasama yun. So, paano po yun, ma'am? Magagaling dito sa Korea or Korea. Pwede ma-receive? Korea. Kasabay ng body. Ah, kasabay po ng body. Kasi hindi sa mga kalawin. So, dun po sa SPA, siya pa rin po ba yung magre-receive doon? Hindi, merong ibibigay na pangalan kung sino yung consignee. Iba pa yun. Sino mo yung pwede sumunod? Yung asawa. Asawa niya. Yung asawa na mismo ang sasalubong. Pasis ko na lang sa OWWA para matulungan sa paglabas sa, sa cargo. Ganun yung ginagawa ko. Sumusulat din ako sa OWWA para tulungan yung family. So, yung manggagaling mong Pinas, ma'am, sa ipapa, pwedeng ipax na lang dito, ma'am? Pwede. Oo, pwedeng fax, pwedeng email. Email. Pag email, pwedeng i-print naman ang mas maganda. So, pwede dito na. Pagka ano, bukas ang umaga. Pagka agahan lang nung asawa pumunta sa OWWA. I-assist lang naman sa kung anong gagawin eh, sasabihin. Pero kung alam naman niya kung anong gagawin, pumunta siya ng lawyer, ng diretso. Kaya lang naman sinasabi ko sa OWWA kasi pwedeng, kasi sa atin, mag-iisip ko pa, saan ko ipapax ito? Saan ko ba i-email ito? Si Kupong mag-ano doon. Ah, yun naman pala. Oo, oh, so, Sunday po ngayon at pumunta po kami dito sa Philippine Embassy at kinukusap namin si Maam Rose Ilo. Although today po is off day ni Maam Rose, pero pinilit po niyang makapunta dito dahil alam niya emergency para makatulong dito sa mga taga-Pampangang namatayan. At Sunday po ngayon, off day nila, October 10. So, yun po. At kausap namin, yun po yung mga requirements pag may mga nangyaring pagkamatay po sa mga OFW dito sa South Korea. At pasalamat din po namin sa welfare officer natin na si Maam Rose Ilo at sa kanyang commitment at kusang loob na pagtulong kahit kanyang day off pinaunlakan po ang aming pakiusap at narinig po niya na kailangan namin tulong kaya kahit Linggo pinapunta niya po kami dito. So, dinocumentarize po natin dito para sa mga susunod na mga insidente, malalaman nila kung ano yung mga procedures at yun yung mga claim na pwede natin makuha. So, we have 120,000 pesos doon sa Philippines na pwede niyang ma-receive sa OWWA. And others, and yung mga procedures po kung paano yung gagawin. Step by step, pag po may mga insidenteng pagkamatay ng isang OFW or sino man Pilipino dito sa South Korea. Maraming salamat po.